So, unang-una, luluagan natin yung mga tornilyo. So, konting-konti lang. Yung tipong may gagalaw natin yung blade. At ito yung outer blade, ito yung cutter blade. So, pag inon ko yan, kailangan makita ko yung movement ng cutter blade na hanggat maaari, balance siya dito sa kaliwa at saka dito sa kanan. So pagkatapos yung mga kuwis, luluagan natin yung tornilyo. Then, itataob ko lang siya ng ganyan. Kung makikita nyo, halos magkapantay na. So ngayon, itutulak ko ng daliri ko para tumaas yung outer blade. So nakita nyo, umangat na yon. Iyon yung guideline ko na sa dulo. So ngayon naman, sisimulan ko sa kabila. Okay. Ayun, naitulak ko na parehas. So ngayon, papantayin na lang natin yung mga kuwis. Pag sumobra, gusto ko, ano lang, pinupukpo ko na lang ng konti yung ano, yung blade. So, etong kanan, okay na para sa akin yung gap na yon. So, eto na lang medyo mataas dito. Ibababa ko. Pupukpukin ko lang ng konti. Kasi mas kontrolado ko pag ganun eh. Ayan. So, eto na mga kuwis yung gap natin. Sisimulan ko sa isang screw. Then, susundan ko sa pangalawa. Ayan. Hindi pa yung mahigpit ya. So, tinitingnan ko lang kung may nagbago sa gap. So, kung walang nagbago sa gap mga kuwis, pwede na natin idiretso. So, ganyan mga kuwis kung paano mag-zero gap.